Good morning. Good morning, babies. Ayan, silip mo na dito bago mag-plant patrol. Have a great day, guys. Love yous. Hi, guys. I'm craving for munggo. And kanina, nakakuha ako ng dahon ng ampalaya kasi mamamatay na yung ampalaya kasi ang tagal na nun. And gusto ko lang simutin kung meron pa para mailagay ko sa munggo. Hello, girl! Ayan, si Missy, nagpapahinga lang siya. Sama ko kayo at manguha tayo ng dahon ng ampalaya. Meron din pala akong i-share sa inyo mamaya kasi may dumating na seeds. Hindi ko lang alam kung anong seeds siya. Binili yun ni Habi. Nagpabili kasi ako getting ready for spring. Mga gulay-gulay. So, tignan natin mamaya kung ano yung dumating. Ayan guys, naninimot lang ako ng dahon. Gusto ko madami. Guys, may naamoy akong sobrang bango. Ito pala yun. Ayan o, ang daming bulaklak. Ito yung gumagapang dito na, ayan o, sobrang bango, guys. Pag nadikit ka, parang pabango. Do you know what plant this is? Hindi ko sure kung anong klase siyang halaman, pero sobrang bango talaga. Alam nyo, pinaano ko pa nga yan, pinapatay ko kasi itong ginagapangan ng ampalaya ko dati. Punong-puno yan ng ganyan and I had to ask the gardener to kill it kasi nga gusto kong pagkapangan ng gulay. Pero tumutubo pa rin siya, guys. Kahit alisin mo siya, tutubo pa rin siya talaga. And ang bango pala. Sobrang bango. Ayan o. Ayan o, ang dami. Nilagyan ko lang ng harang dito kasi si Missy pumupunta doon sa masukal. Kaya hinarangan ko. Ayan, kailangan linisin ko na tong area na to kasi pag nag-spring, gusto ko magtanim ulit ng mga gulay-gulay. Eto guys, alam nyo, tumubo lang to dito. Hindi ko talaga to tinanim. Tumubo lang siya mag-isa. Sana tumubo ulit. Kasi maanghang siya, magandang pang ano, panlagay sa mga sawsawan, sa suka, ganun. At tignan nyo, nakuha kong dahon. Madami pa, makakaluto pa ng munggo, so really happy with that. Sold na ang aking tanghalian. Tara na. Tayo ay babalik na sa loob at mamaya ay mag-garden. Missy! Nakahubad si Missy ngayon, guys, kasi it's a beautiful day. Hindi naman siya nilalamig ngayon. So, pinagpahinga ko muna siya sa kanyang dress. And ayun. I'll get back to you in a bit, guys. Ako ay magluluto lang muna ng tanghalian ko. Hi guys! So, eto na nga hapon ha. Natapos ko nang lutuin yung munggo. Hindi ko na sinama sa vlog kasi parang lahat naman tayo marunong magluto ng munggo, di ba? So, ngayon nagkakape lang ako and pupunta tayo doon sa labas. Doon sa ating Purple Delight. Kasi noong nakaraan, nag-TikTok ako ng may Purple Delight and madaming nagtanong nung naipost ko yung TikTok na yon kung paano ko doon napapalaki yung
Purple Delight ko ng ganito. So, tara, puntahan natin yung ating propagation area dito. Ayan. Para makita nyo yung ating Purple Delight na nilagay ko sa TikTok. So, ayan guys. Ito po yung Purple Delight na finiture ko sa TikTok at pinost ko sa Facebook. Ayan siya malaki. Kung makikita nyo. And ang dami nagtatanong paano daw to naging compact. At saka bakit ang laki-laki niya. Alam nyo guys kung ano ang sagot ko. Hindi ko alam. Dahil ito ay nasa labas lang talaga at ito ay nakaka-receive lang ng araw ng buong maghapon. Buong maghapon niya nandito sa labas yung kulanan, naarawan. And compact siyang ganyan kasi hindi ko binabawasan yung dahon niya. Kung magpo-propagate ako, kumukuha na lang ako sa ibang pot kagaya nito. Meron ako dito sa kabilang gilid ito. Ito. Meron akong pot na pinagkukuhanan ng ipopropagate. Ito, tignan niyo. Diba may mga bawas na dahon kasi dyan ako kumuha ng mga ipopropagate, ganyan. Pero meron din akong pot na kagaya nito na hindi ko inaalisan ng dahon. Kaya mas madaming dahon, mas compact siya. Ayan, ang laki diba guys? Gusto ko lang i-share sa inyo kasi ang daming nag-ano nito, ang daming nagtanong. Ang daming napawaw sa laki niya. Pero wala talaga akong ginawang special dyan. Ang ano kasi guys, ang Purple Delight ay napakadali lang namang buhayin dito sa amin sa Brisbane. Kasi siguro nga yung climate namin ay friendly talaga sa mga succulents. And ayan, kagaanan sabi ko, ano to, 24/7, nasa labas lang, naiinitan, naarawan, nauulanan, and ayan, ganyan pa rin sila. Pag umuulan, hindi naman ako kinakabahan kasi yung aking soil naman ay well draining. At saka ito kasing Purple Delight, gusto niya rin ng tubig. Kaya kung makikita nyo, matataba. Kasi gusto niya rin talaga ng tubig. Para itong ano eh, parang burrow's tail. Diba burrow's tail, gusto ng tubig. Ang Purple Delight, ganun din. Pagka lagi siyang nadidiligan, tumataba. Pero syempre, be careful kasi pwedeng ma-overwater. Kaya yun ang haanuhin nyo. Babantayan nyo yung hindi sila ma-overwater. Ayan, yun lang naman guys ang isi-share ko sa inyo ngayon. Kung gusto nyo makita yung care tips nito, yan po ay ginawa ko na dati pa. Nandiyan yan sa ating playlist. Kapag nakita ko, ilalagay ko sa ating description box. And ayun, gusto ko lang na i-share sila ulit sa inyo ngayon. Ayan, ito yung ating maliit. Ang dami din yung mga pups guys sa loob. Ayan. Napakadali lang na ito guys na padamihin. Diba napakita ko na sa inyo sa last video natin. Napakita ko sa inyo na meron ako mga propagations doon ng Purple Delight. Galing lahat yon sa leaves. Ito naman, galing to sa cuttings. And ngayon, ang lalaki na din nila. Madali talaga silang alagaan. Para din silang ghost plant, parang jade, ganun. Dito kasi sa amin yung mga ganyang klase ng succulent. Sobrang dali lang talaga nilang alagaan. So, ayun, kahit nga hindi mo alagaan eh, magta-thrive talaga sila. Yan, kita nyo naman dito sa garden ko. Lahat ng mga nandito ay matira matibay po yan. Ayan. Lagi nyo naman nakikita yung garden ko. Baka sabihin nyo lang, pagsawa na kayo. Ayan guys, may puwang dun sa ano. Kasi dun sa dalawang pot na yan, nakapagitna dyan itong ating Purple Delight. So ilalagay ko na dun yung isa. Ibabalik ko. Kasi dun ko siya nilagay. Ayan guys, at kinuha ko ng aking kape. Ayan, ang ganda diba? Oo, ang taba-taba. Basta kung gusto nyo compact guys, huwag bawasan masyado. And huwag kayong matakot na mag-propagate guys. Kung gusto nyo talaga siya, mag-propagate kayo kasi madali lang talaga siyang i-propagate kahit sa dahon pa yan. Bihira akong sabihin niya na kasi lagi kong sinasabi na impatient ako. Gusto ko pag nag-propagate ay cuttings. Pero dito sa Purple Delight, gusto ko din yung leaves kasi madali lang talaga siyang lumaki. Tapos, ayun, talagang halos lahat ng pinapropagate ko dito ay talagang tagumpay talaga guys. So, kaya ang dami kong Purple Delight.
Nararamdaman ko na ang lamig. Alam nyo guys, ngayon maghapon, naka t-shirt lang ako, pero winter dito sa amin ha. Ito yung sinasabi ko na ang winter dito sa amin ay kasarapan lang, hindi yung nginig baba levels. Ngayon okay pa naman, pero maya maya, nararamdaman ko na kailangan ko ng magpangginaw dahil nararamdaman ko na yung lamig na hangin ngayon. Siksikan na naman yung mga anak niya dito. Tanggalin ko nga yung iba nito. Kuha lang ako guys ng gunting. Tanggalin natin. Ayan guys, siksikan na yung mga anak niya dito. Pakita ko sa inyo. Ayan, masyadong siksikan. So, tatanggalan ko siya ng cuttings. Ayan, dadami na to lalo. Ang dami kong propagation nito ng leaves. Tapos ngayon magkakaroon pa tayo ng cuttings. So, very slowly, naalisin ko lang yung iba dahil hindi na nga makahinga. Mahirap din to guys. Ay! Ayan, be careful. Tingnan nyo. Madali din talaga siyang mabali. Pero huwag itatapon ang leaves. Ayan guys, so, ang dami na, diba? Ang dami ko pang matatanggal pala dito ng mga cuttings, guys. Ayan, pag ganito, pag galing lang sa garden, pwede ko itong itanim agad kung gusto ko. Pero ngayon, dahil papagabi na, itatabi ko na lang muna ito sa patio. And pag may time, ay tsaka natin itatanim. Ang dami kong makukuha pala ditong cuttings, guys. O, dikit-dikit na dito sa loob. Kasi pag ganito, pag hindi inalis, nade-deform siya, tingnan nyo. Hindi maganda yung reset niya na kagaya nito. Kasi nga, naipit siya. So, kailangan natin alisin. Ayan, para may chance naman yung maliliit na mag-grow pa. Grabe, ipit na ipit yung iba. Bakit nga ba ngayon ko lang ito na-check? Eto kasi guys, ano, purple delight. Nagsasanga-sanga to. Hindi siya yung nanganganak lang sa ilalim. Eto nagsasanga-sanga talaga siya. So, ayan. Oh, eto maganda yung shape niya. Nakaka-apat na ako guys. Apat na to. Papakita ko sa inyo yung mga nandito sa ilalim. Wala talaga siyang kulay. Dahil nga nasa ilalim tapos ipit na ipit. Kaya inaalis ko na yung medyo malalaki na. Yan guys, oh. Ang lalaki na nga ano. Sayang malayo kayo. Kung malapit-lapit kayo sa akin eh. Pwede kong sabihin na tara dito. Bigyan ko kayo ng cuttings. Kasi lang nga dahil malayo. Hindi pwede. Ayan guys, ang dami ko din palang makuha. Missy! Naririnig niyo ba si Missy? Nag-iingay siya. Ayan guys, oh. Oh, ang dami ko nakuha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pieces. Ayan guys, kasi hindi lalaki yung mga iba. Yan ang dito sa ilalim. Ayan pa. 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, 8. Tignan nyo guys yung naiwan. Ayan sinasabi ko, tingnan nyo, wala talaga siyang kulay. Kasi nasa ilalim siya, tapos ipit na ipit. Ayan o, yan yung mga pinagtanggalan ko. And tingnan nyo no, may mga tumutubo pa doon. Masipag talaga siyang mga anak guys.
And kagaya ng sinabi ko, nagsasanga-sanga talaga siya. So ayan. Tingnan niyo yung mga natanggal ko. 1 2 3 4 8 pieces yata ito na malalaki. Tingnan niyo. Oo, diba ang lalaki. And like I said, dito sa garden ko, pag ako inanguha ng cuttings, pwede kong itanim agad or I can leave it for another day kapag wala akong time, kagaya ngayon nadidilim na. So, ayan. Sa isang araw na lang natin yan itatanim. So, ayan guys, maraming salamat for watching. Sana nagustuhan niyo itong video natin ngayon. And kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa ating channel, please do subscribe to our channel kung mahilig din naman kayo sa mga halaman. And kung hindi nyo pa po nakikita yung channel ng kapatid ko, Jel Santillan, please do subscribe to our channel as well. At sa mga kaibigan ko pang Plantita, Mamita Gina, Tess De La Cruz, Patria Zelda, Sarah G. Smith, M. Santillan, Daddy Joe Stories, Cactus Haven, Succulent Cravings by Vic Villaforta, Mommy Burns Vlogs, and Josephine Bauyon. Ayan po, i-check nyo po yung kanilang mga channel. And syempre po, hello kay Ruby Pe. Ayan po ay follower natin sa TikTok na nagpapa-shoutout ngayon. Sana tama yung pagkakaalala ko ng pangalan mo. And advance happy birthday po kay Tatay Boy Santiago. Ayan po, ang tatay ni Tess De La Cruz. Sana po ay mag-enjoy kayo sa birthday nyo. May you have many, many more. Stay safe and healthy. Ayan po. Mag-iingat po kayo palagi. Thank you so much for watching, guys. I will see you next time. Please don't forget to subscribe. Bye! Guys, I've almost forgotten. Muntikan ko na makalimutan na sinabi ko, nabubuksan natin itong dumating na seeds. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng seed siya. Kasi ilang pirasong seeds yung in-order ni Hubby. And ngayon, tignan lang natin kung ano. Ah! Sitaw. Guys, ito yung dumating. Sitaw! Excited ako magtanim. Inaanday ko pa yung iba pa kasi tatlong klase ng seeds yung pina-order ko kay Hubby. So, abangan natin pag dumating na sila.